Sa 22nd century, ang mundo ay tila naging isa ng kaparangan at napuno ito ng mga basura ng tao dahil sa pagiging pabaya sa kapaligiran. Halos lahat ng mga tao ay lumipat na sa Starliner na tinatawag na Axiom at nag-iwan sila ng mga robot na tagalinis ng kanilang basura. Sa kasamaang palad, ang paglilinis ay naging isang malaking kabiguan hanggang sa paglipas ng 700 taon, mayroon na lang isang robot ang natira na ang pangalan ay Wall-E. Nagpapatugtog si Wall-E habang naglilinis at ang tangi niya lang kasama ay mga ipis. Tuwing nakakakita siya ng mga interesadong bagay, inuuwi niya ito. Madalas siyang nanonood ng mga teledrama at pinangarap niya na isang araw ay magkaroon siya ng syota. Tuwing gabi kapag merong sandstorm, natutulog siya sa pamamagitan ng pag-transform sa cube. Kapag mag-charge naman siya, nagbibilad siya sa araw. Isang araw, binuksan niya ang isang box gamit ang laser at nakakita siya ng halaman dito. Nilagay niya ito sa isang bota at inuwi. Napukaw ang atensyon niya sa isang red dot kaya sinimulan niyang sundan ito. Ngunit kalaunan ay dumami ang red dot at napagtanto niyang nagmumula ito sa papalapit na spaceship. Agad siyang nagtago habang pinapanood mula sa malayo ang spaceship. Isang modern model robot na tinatawag na Eve, ang iniwan bago umalis muli ang spaceship. Nagsimulang lumipad si Eve at mayroon itong misyon na hanapin ang isang bagay. Si Wall-E naman ay nagkaroon ng crash sa kanya at sinusundan siya saan man ito magpunta. Gayunpaman ay natatakot siya kay Eve tuwing may binabaril itong bagay. Isang ipis ang papalapit kay Eve at napagtanto niyang hindi naman ito kalaban, di maiwasan ni Eve makiliti sa ipis, at maging si Wall-E ay kinikiliti rin. Nang marinig siya ni Eve, binaril siya nito at nagtago naman si Wall-E bilang cube. Iniskan siya ni Eve at nang makumpirma na siya ay isang robot lang na tagalinis, binaliwala siya ni Eve at nagpatuloy na sa paghahanap. Hindi pa rin sumusuko si Wall-E at palagi niya pa rin sinusundan si Eve. Sinusubukan niya rin ito mapa-impress, pero si Eve ay nagpatuloy lang sa paghahanap hanggang sa nainis na siya dahil wala man lang siyang nakikita. Nang aksidente siyang madikit sa isang magnet, sobrang ikinagalit niya ito at sinunog ang buong machine. Napansin ni Wall-E na siya ay bad mood kaya lumapit ito para aliwin siya, at sa wakas ay naging magkaibigan na nga sila. Sa mga sandaling iyon, isang sandstorm na naman ang papalapit kaya nagmadali si Wall-E dalhin si Eve sa kanyang bahay. Pinakita ni Wall-E kay Eve ang mga cool na bagay na meron siya ngunit si Eve ay tila hindi na-impress dito. Nang ipakita ni Wall-E ang paborito niyang teledrama, nirecord naman ito ni Eve at sinusubukan niya ring kopyahin ang dance step ni Wall-E, na naging dahilan para tamaan niya si Wall-E at masubsob sa pader. Ngunit baliwala lang ito kay Wall-E at inayos niya ang kanyang sarili. Sinubukan ni Wall-E hawakan ang kamay ni Eve pero hindi naman pumayag si Eve. Sumunod, sinubukan ni Wall-E mapa-impress si Eve sa pamamagitan ng halaman na nakita niya. Ngunit sa di inaasahan, ito pala ang hinahanap ni Eve na inatas sa kanyang misyon. Ginawa ni Wall-E lahat ng paraan para magising si Eve tulad ng pagbilad nito sa araw hanggang buong maghapon. Kalaunan ay sumuko na si Wall-E at nagpatuloy na lang ito sa pagtrabaho. Minamasdan niya ang lighter upang alalahanin ang mga oras nung gising pa si Eve. Bigla na lang, isang dagundong ang pumukaw ng kanyang atensyon. Bumalik palang muli ang space rocket at kinuha na nito si Eve. Kumaripas ng takbo si Wall-E patungo sa rocket at mabuti na lang ay nakakapit siya sa hagdan nito. Nakarating na ang space rocket sa kalawakan at namangha si Wall-E sa nakita niya. Nagawa niya pang makalapit sa araw upang makapag-fully charge. Maya-maya, papalapit na sila sa Axiom. Ilang mga cleaning robots ang sinalubong sila para linisin ang mga potential contamination mula sa Earth. Isang cute na robot na si Mo, ang sinubukang linisin si Wall-E. Ngunit nang dalhin na ng ibang robot si Eve palayo, sinundan siya ni Wall-E at nag-iwan ito ng bakas ng putik kaya sinundan din siya ng robot na si Mo. Nakarating siya sa koridor kung saan nadiskubre niya dito ang realidad sa likod ng kasalukuyang estado ng sangkatauhan. Lahat sila ay naging matataba at mga tamad buhat-buhat ng mga floating chairs. Ang management ng Starliner ay isinasagawa lamang ng mga robots. Napansin ni John si Wall-E dahilan para mahulog siya sa kanyang upuan. Tinulak naman siya ni Wall-E sabay nagmadali na itong sundan si Eve. Tinanong niya si Mary kung saan dinala si Eve kaya nagpa siya si Mary na magpanggap si Wall-E bilang handler niya upang makarating sa kinaroroonan ni Eve. Bago pumasok ay sinuri sila ni Otto, ang ship's AI autopilot na gumagawa ng quick scan at gumigising din sa kapitan para maghatid ng balita. Si Captain McCray ay isa ding matabang tamad na hindi umaalis sa kanyang upuan.
Nagtago si Wall-E sa ilalim ng desk habang si Kapitan naman ay nakatingin sa screen para siguruhin ang system ay maayos. Matapos makapagbigay ng anunsyo, sa wakas ay ginising niya na si Eve at nakita niya ang positibong resulta na hindi pa daw nangyari. Nang pindutin ni McCray ang plant button, isang video ang nagsimulang mag-play kung saan ang presidente ay nagsasalita sa screen, pinapaliwanag na ang positive result ay nangangahulugang nakahanap ng plant life ang robot sa Earth, ibig sabihin maaari na silang bumalik sa Earth. Kinuha niya ang isang manual na nagsasaad ng instruction. Habang busy, pinuntahan ni Wall-E si Eve at gulat na gulat si Eve makita siya. Inactivate ni McCray ang isang robot arm para kunin ang halaman, ngunit nang tingnan nila ito sa katawan ni Eve ay wala na. Sinabi ni Otto na marahil sirang robot na si Eve kaya pinagpalagay ni McCray na isa tong false alarm at kinansela ang plano niyang paglalakbay sa Earth sabay dinala si Eve para ayusin. Nang magpakilala na si Wall-E sa kapitan, nag-iwan siya ng dumi sa kamay nito, kaya naman dinala din nila si Wall-E para linisin. Nilagay ni McCray ang dumi sa scanner para i-analyse ito. Nasurpresa siya nang makita niya ang mga bagay-bagay patungkol sa Earth, kaya tinanong niya ng maraming katanungan ang AI patungkol dito. Si Eve at Wall-E ay nakarating na sa repair department at si Eve ay isinalang sa isang capsule mat. Ganon din ang ginawa kay Wall-E ngunit iniwasan niya ang arm robot dahilan para siya ay mapunta sa beauty assistant. Pagkatapos, si Eve naman ay binigyan ng maintenance treatment. Napagkamala ni Wall-E na tino-torture si Eve, kaya sinira niya ang kulungan gamit ang laser at sinira din ang pinto para i-rescue si Eve. Inatake siya ng mga working robot para pigilan, at nailagan naman ito ni Wall-E dahilan para tumama ito sa control panel. Nagdulot ito upang mabuksan lahat ng kulungan at lahat ng mga robots na nakakulong ay tuluyan ng nakawala. Dahil sa kinokonsidera nilang si Wall-E ang nagligtas sa kanila, sinama din nila si Wall-E sa pagtakas. Sumunod din naman si Eve. Nang marating nila ang corridor, hinarangan sila ng isang grupo ng mga guard robots. Kinunan sila ng litrato at kinalat ito sa buong spaceship para ipaalam na ang mga ito ay wanted robots. Sinubukan silang arestuhin ng mga guard robots kaya kinuha ni Eve si Wall-E para tumakas. Pansamantala silang nagtago sa bintana. Pagkatapos, dinala ni Eve si Wall-E sa elevator. Tumambad sa kanila ang wanted posters kaya tinira niya ito. Nang makarating na sila, nilagay ni Eve si Wall-E sa isang pod para ipadala muli ito sa Earth. Ngunit tumanggi itong umalis kung hindi sasama si Eve. Bigla silang nakarinig ng ingay kaya nagmadali silang nagtago sa capsule mat. Isang maliit na robot na napagutusan ni Otto ay dinala ang halaman sa pod para ibalik ito sa Earth. Lumalabas na si Otto pala ang nagnakaw ng halaman dahil ayaw nitong bumalik ang sangkatauhan sa Earth. Nagmadali si Wall-E kunin ang halaman subalit sa mga sandaling iyon, inactivate na ng maliit na robot ang pod at si Wall-E ay nasame sa pagbulusok ng pod sa kalawakan. Hinabol naman siya ni Eve at lumabas ito sa emergency exit habang si Wall-E naman ay pinipindot ang kahit anong button para pigilan ang pod. Sa kasamaang palad ay napindot niya ang self-destruct button. Nasaksihan ni Eve ang pagsabog ng pod at nalungkot ito. Ngunit biglang lumitaw si Wall-E gamit ang isang fire extinguisher. Lumipad nang magkasama ang dalawang robot hanggang sa muli silang magtagpo. Nagawa din ni Wall-E makuha ang halaman. Sobrang saya ni Eve kaya niyakap niya si Wall-E sabay inuntog ang kanyang ulo. Isang spark ang nangyari na parabang isa itong kiss na nagpakilig ng husto kay Wall-E. Ginamit muli ni Wall-E ang extinguisher para sumayaw ang dalawa sa kalawakan ng magkasama. Namasda naman ito ni John at Mary at sobrang tuwa sila habang pinapanood ang dalawa. Bumalik na si Eve at Wall-E sa ship at palihim na pumasok si Eve at naiwan si Wall-E. Narating niya ang silid ng kapitan at ibinigay ang halaman sa kanya. Sobrang excited si McCray dahil ngayon ay makakabalik na sila sa Earth. Pinakita din sa kanya ni Eve ang recording video na nakuha niya mula sa Earth. Dismayado naman si McCray nang makita ang Earth na hindi ganun kaganda sa nakita niya sa lumang video. Gayunpaman nang ipakita niya ang old movie ni Wall-E, ang tunog ng musika ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at sinabing kung ang maliit na halaman na ito ay hindi sumuko, dapat siya rin ay hindi sasuko. Ang movie ay dumating sa parte ng paghahawak ng mga kamay, at iniisip din ni Eve ang bagay na ito, lalo na nang makita niya ang recording ng lahat ng bagay na ginawa sa kanya ni Wall-E. Samantala, sinusubukan ni Wall-E hanapin si Eve. Pumasok siya sa isang trash chute at sinundan siya ni Mo. Inutos ng kapitan sa ship na bumalik na sa Earth subalit pinigil naman siya ni Otto at hiningi nito ang halaman. Tumanggi si McCray at humingi ng paliwanag kung bakit gusto niyang kunin ang halaman. Kaya naman pinakita ni Otto ang isa pang video kung saan inanunsyo ng dating presidente na ang clean-up program na isinagawa sa Earth ay nabigo kaya hindi pa daw maaaring tirahan ang Earth ng mga tao.
Kaya ang A113 ship ay nilagyan ng autopilots upang dito na manatili ang sangkatauhan sa ship. Si Otto ay tapat sa A113 kaya kinuha niya ang halaman kay Eve. Napansin ni McCray na ang videong ito ay 700 years old na. Ibig lang sabihin na ang impormasyong ito ay outdated na at ang halaman ay pruweba lang na pwede nang tirhan ang Earth. Tinawag ni Otto ang Little Robot para pigilan sila, at nang kunin nito ang halaman, binantaan naman siya ni Eve. Subalit tinapon pa rin ng robot ang halaman sa basurahan, mabuti na lang ay nandoon pala si Wall-E at ibinalik ang halaman. Sa kasamaang palad ay nahuli si Eve ng Little Robot at tinago naman ni Wall-E ang halaman sa kanyang katawan. Ngunit kinuryente siya ni Otto at tinulak sa basurahan sabay isinunod nito si Eve. Pagkatapos ay kinulong ni Otto si McCray sa silid para patahimikin siya. Ilang sandali lang ay nagising si Eve. Salamat sa robot na daga na pumindot sa button. Napag-alaman niyang siya ay nasa basurahan. Dito, iniipit ng machine ang mga basura para gawing cube at itapon ito sa space. Si Wall-E at Eve ay nakasama sa cube, gamit ang kanyang baril, napakawalan niya ang sarili sabay hinila din si Wall-E. Mabuti na lang nagpakita si Mo at na-stuck siya sa inner door. Pinilit ni Eve makakapit kay Mo habang hawak si Wall-E. Kalaunan ay nagsarado na ang pinto at sa wakas ay ligtas na nakabalik ang dalawa sa loob. Hindi na gumagana si Wall-E kaya naghanap si Eve ng chips para ayusin siya. Sa kasamaang palad ay wala sa mga modernong chips ang Baba Gay sa lumang modelo na si Wall-E. Pagkatapos ay binigay ni Wall-E sa kanya ang halaman at nakiusap na unahin nito ang misyon kesa sa kanya. Tumanggi naman si Eve at sinubukan nitong hawakan ang mga kamay ni Wall-E. Ngunit tinulak lang siya ni Wall-E at sinabing mas importante ang misyon kesa sa kanya. Napagtanto naman ni Eve na nasa Earth ang mga kakailanganing parts para ayusin siya kaya, lumipad siya pabalik sa main area ng ship. Nakita naman sila ng mga gwardya at agad pinatunog ang alarm, ngunit tinulak siya ni Eve at nagpatuloy habang sumusunod naman sa kanya ang iba pang robot. Nakita ni Otto ang lahat sa screen kaya inactivate niya lahat ng guard robot. Nakita rin naman ito ni McCray kaya nagsimula siyang mag-broadcast sa buong ship. Nagpakita siya sa buong ship para ipaalam kay Eve ang instruction manual na tinuturo niya ang area kung saan niya dapat mailagay ang halaman. Kaya nagmadali si Eve at Wall-E ngunit pinalibutan naman sila ng napakaraming guard robots. Sinimulan naman ng mga kasamang robot ni Eve umatake para magbigay daan kay Eve. Samantala, naglagay si McCray ng larawan ng halaman sa screen at tumawag siya kay Otto upang magpanggap na hawak niya ang halaman para akitin si Otto pumasok ng silid. Nang pumasok na ito, agad itong tinalunan ni McCray para sa isang labanan at nagawa niya ring masipa ang Little Robot. Ginawa niya ang lahat para makalapit sa control at sa wakas ay na-activate niya na ang traveling mode ng ship. Ngayon ang mga robots ay sinimulan ng patulugin ang mga tao para ihanda sa paglalakbay pabalik sa Earth. Ang special capsule kung saan dapat ilalagay ang halaman ay nagpakita sa gitna ng ship ngunit nang papalapit na sana si Eve at Wall-E, naitulak naman ni Otto si McCray at pinaikot nito ang ship upang mahulog ang halaman. Lahat din ng mga tao ay natumba at nahulog. Si Mary at John naman ay nailigtas ang kanilang mga baby. Ang dalawang transport ng couches ay dumulas din, mabuti na lang napigilan ito ni Eve bago pa tumama sa mga tao. Shinot daw ni Otto ang special capsule kaya ginawa lahat ni Wall-E para pigilan ito na nagdulot sa lubos niyang pagkasira. Mabuti na lang ay muling nakatayo si McCray at agad na tumalon kay Otto sabay tin-earn off niya na ito. Pagkatapos ay ibinalik niya sa dati ang posisyon ng ship. Sinuri ni Eve si Wall-E at inatasan ng ibang robot na hanapin ang halaman. Nagtulong-tulong si Mo, ang ibang robot, at pati na rin ang mga tao na maitapon ang halaman sa capsule. Sa kasamaang palad si Wall-E ay tuluyan nang nawasak at hindi na gumagana. 10 segundo ang lumipas, sa wakas ay muli nang bumalik ang ship patungong Earth. Pagkalapag nila, nagmadali si Eve dalhin si Wall-E sa bahay nito sabay sinimulan niya itong ayusin. Sinubukan niya rin itong e-recharge sa araw. Sa wakas ay nagising na nga si Wall-E subalit sa kasamaang palad ay nawala ang alaala nito at hindi niya na rin kilala si Eve. Tila si Wall-E ay bumalik sa karaniwang trabaho nito bilang isang working robot na pumupulot ng basura. Lumapit si Eve sa kanya para sabihin ang huling pamamaalam nito sa pamamagitan ng paghawak ng kanilang kamay, sabay isang malungkot na electric kiss. Dahil dito, tila ba unti-unting bumabalik ang alaala ni Wall-E at sa huli, silang dalawa ay nagkaroon ng napakasayang sandali. Si McCray naman ay itinuro sa mga tao kung paano magtanim ng halaman. Mula nun, nagtulong-tulong na ang mga robots na muling bumuo ng panibagong lipunan at ibalik ang naturang ganda ng mundo.